Lucas, unang kabanata. Kagalang-galang na Teopilo. Marami na pong nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula ay nakasaksi nito at nangaral ng magandang balita. Kaya matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo buhat sa pangkat ni Abias ng pangalay Sakarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat ni Sakarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan, ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siyang nahirang na magsunog ng insenso. Sa oras ng pagsusunog ng insenso, pumasok siya sa templo ng Panginoon habang nagkakatipo naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Doon ay nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng insenso. Nasindak si Sakarias at natakot nang makita niya ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Sakarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong sawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasin. Sa sinagpupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa Panginoon nilang Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Sakarias sa anghel, "Paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Sinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." Samantala, naghihintay naman kay Sakarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganun sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. At napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon'y kinahabagan ako ng Panginoon," sabi ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao." Nang 6 na buwan ng pagdadalantao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Paglapit ng anghel sa dalaga, binati niya ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan." "Paano po mangyayari?"
bang ako'y birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat ang kamag-anak mong si Elizabeth ay bahong? Gayun may naglihis siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalantaw. Kahit na siya'y matanda na dahil walang imposible sa Diyos. Sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, iniwan na siya ng anghel. Hindi nagtagal, gumayak si Maria at nagmamadaling pumunta sa isang bayang bulubundukin sa Judea, sa bahay ni Zacarias. Pagdating niya, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y naghagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya itong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng tao dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Siya'y banal. Ang kanyang habag ay para sa mga taong may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ikinalat niya ang mga may palalong isip. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel at naalalang ito'y kanyang kahabagan. Tinupad niya ang kanyang pangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nagalak ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak nang mabalitaan nilang siya'y pinagpala ng Panginoon. Makalipas ang 1 linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit, wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. Tugon nila. Sinenya sa nila ang kanyang ama upang itanong kung anong ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Zacarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Zacarias at nagpuri sa Diyos. Sinidla ng takot ang lahat ng taga-roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita. Ano pat naging tanong nilang lahat? Magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta, na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako niya na kahahabaganag ating mga ninuno at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Sinumpa niya sa ating ninunong si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw
na anak ko ay tatawagin propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa bansang Israel. Ikalawang kabanata. Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magtatala. Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa, na noon ay kabuwanan na. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing dingyon, ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Lumapit at tumayo sa gitna nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Mesiyas na Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw na kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos. "Pagpuri sa Diyos sa kahitaasaan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong inalulod niya." Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. "Tayo na sa Bethlehem! Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon!" Nagmamadali silang lumakad at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol sa kanila. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita gaya ng ibinalita sa kanila ng anghel. Makalipas ang isang linggo, tinuli ang bata at pinanganan ng Jesus, ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol upang ihandog sa Panginoon, sapagkat ganito ang sinasabi sa kautusan ng Panginoon. "Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon." Naghandog din sila ng alay na ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, maaaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag nito sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. "Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako.
Yaman, nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Liwanag po itong tatanglaw sa mga Hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulik sa insya ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ikaw ay magdaranas ng matinding kapikatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel, at mula sa angkan ni Asel. Siya'y napakatanda na. 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa nang siya'y mabyuda. At ngayon siya'y 84 na taon na. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit din siya sa kanila ng oras na yon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang bata'y lumaking malusog, matalino, at kalugod-lugod sa Diyos. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista, gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Maghapon na silang nakapaglakbay nang akala'y kasama nila si Jesus. Nang mapansin nilang wala siya, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus. Kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Siya'y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang katalinuhan. Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit po naman ginawa ito sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." "Bakit po ninyo ako hinahanap?" tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y sumama sa kanila pa uwi sa Nazaret, at siya'y nagpasakop sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Siya'y umunlad sa karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. 3 Kabanata. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea at si Herodes ang pinuno sa Galilea. Ang kapatid nitong si Felipe ang pinuno sa lupain ng Iturea at Traconite, at si Lisanias ang pinuno sa Abilinia. Nang sina Anas at Caifas ang mga pinakapunong pari ng mga Hudyo, si Juan na anak ni Zacarias ay nakatira sa ilang. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita kay Juan, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, "Talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos." Sa gayon, natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isayas, "Ito ang pahayag ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, matatampakan ang bawat lambak at matitibag ang bawat burol at bundok, matutuwid ang daang liku-liko at mapapatag ang daang baku-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Maraming ang tao ang lumapit kay Juan upang magpabautismo. "Kayong lahi ng mga ulupong," sabi niya sa kanila, "sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo, at huwag ninyong ipakahas na sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa iyo na maging sa mga batong ito
ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Bawat punong hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao. Kung ganun, ano po dapat namin gawin? Kung mayroon kang dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Tugon niya. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya. Guro, ano mo ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawan. At kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimbilit o ng pagpaparatang ng di-totoo. Basihan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan na ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, Binabautismuhan ko kayo sa tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay mas makapangyarihan kaysa akin. At hindi ako karapat-dapat na magkalagman lamang ng tali na kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipay susudugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinapangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Si Herodes man na pinuno ng Galilea ay pinagsabihan din ni Juan dahil kinakasama niya ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasamang ginawa nito. Kaya ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdag pa sa mga kasalanan ni Herodes. Nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. Isang tinig mula sa langit ang narinig nila. Ikaw ang mahal ko na, lubos kitang ginagulugtaw. Magtatatlumpun taon na si Jesus nang siya'y magsimulang mangaral. Sa palagay ng mga tao, siya'y anak ni Jose na anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Melki. At si Melki naman ay anak ni Hannah na anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Matatyas na anak ni Amos. Si Amos ay anak ni Nahum na anak ni Esli. Si Esli naman ay anak ni Nagay na anak ni Maak na anak ni Matatyas. Si Matatyas ay anak ni Semei na anak ni Josek. Si Josek ay anak ni Hoda na anak ni Hoanan. Si Hoanan naman ay anak ni Resa na anak ni Zorobabel. Si Zorobabel ay anak ni Salatiel, na anak naman ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam, na anak ni Er. Si Er naman ay anak ni Josue, na anak ni Eliezer. Si Eliezer ay anak ni Horin, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi, na anak ni Simeon, na anak ni Huda. Si Huda naman ay anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Honam, na anak ni Eliakim, na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mainan na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Natan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed. Si Obed naman ay anak ni Boaz. Si Boaz ay anak ni Salmon na anak ni Naason. Si Naason ay anak ni Aminadab na anak ni Admin. Si Admin ay anak naman ni Arni na anak ni Esrom. Si Esrom naman ay anak ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tare, na anak ni Nakor. Si Nakor ay anak ni Serug, na anak ni Ragaw, na anak naman ni Peleg. Si Peleg ay anak ni Heber, na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan, na anak ni Arfaksad, na anak naman ni Sem. Si Sem ay anak ni Noe, na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Matusalem, na anak naman ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Harid, na anak ni Mahalalel, na anak ni Kainan.
Si Kainan ay anak ni Enos na anak naman ni Seth. At si Seth ay anak ni Adan na anak ng Diyos. Ika-apat na kabanata. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang, at sa loob ng 40 araw siya'y tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahon yon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar. At sa ilang saglit, ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. "Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kaharian ito at ang kadakilaan ito." Sabi ng Diablo, "Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka na, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay upang ang paa mo ay di masaktan sa bato." Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Bumalik sa Galilea si Jesus na taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinahangaan naman siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Nirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan habang kayo'y nakikinig." Pinuri siya ng lahat at humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Doktor, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 30 taon at nagkaroon ng taggutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-rami ng mga ketongin sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa man siyang pinagaling maliban kay Naaman, na isa pa namang taga-Syria." Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitindig sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at umalis. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Kapernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasaniban ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas,
Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang buksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na Diyos. Subalit pinagsabihan siya ni Jesus, tumahimik ka! Lumayas ka sa taong yan! At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwang hindi sinasaktan. Nang gilalas ang lahat ng naroroon, kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Lubhang makapangyarihan ang kanyang salita. Nautosan niyang lumayas ang masasamang spirito at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na siya'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat, at nawala nga. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ng mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Pinalayas din niya ang mga demonyo sa mga taong sinasaniban ng mga ito. Lumabas silang sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyon ang dahilan kaya ako sinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa Judea. Ikalimang kabanata. Minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, naguunahan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa tabi ng lawa. Wala sa mga bangka ang mga maing isda, kundi nasa lawa at naglilinis ng kanilang mga lambat. Sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon ang may-ari nito na ilayo ng kaunti ang bangka. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guru, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit, dahil sa sinabi ninyo'y, ihulog ko ang mga lambat. Ganon nga ang ginawa nila. At nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon mga tao na ang huhulihin mo. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya na isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka na. At noong day nawala ang kanyang keto, pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos mag-alay ka ng handog, ayon sa iniutos ni Moises, bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't nagkakatipon ang napakaraming tao upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga guro ng kautusan na nakaupo sa di kalayuan. Sila'y galing sa lahat ng bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit.
dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harap ni Jesus. Wala silang maraanan dahil sa dami ng tao, kaya't umakyat sila sa bubong, binakbak ang tisa, at inihugo sa harap ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. "Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan? O tumindig ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyong ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan," sinabi niya sa paralitiko, "iniuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Agad naman tumindig ang lalaki, at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sa mga naroroon at nagpuri sila sa Diyos, sila'y namangha at nagsabi, "Kahanga-hanga! Ang mga bagay na nasaksihan natin ngayon!" Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya ang isang maniningil ng buwis na nagngangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Kaya't nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga kasamahan nilang tagapagturo ng kautusan. At sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi." May ilan namang nagsabi kay Jesus ng ganito, "Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayun din ang mga alagad ng mga parisiyo. Bakit ang mga alagad mo'y patuloy sa pagkain at pag-inom?" Sumagot si Jesus, "Dapat bang mag-ayuno ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Darating ang araw, nakukunin na ang ikinasal. Saka pa lamang sila mag-aayuno." Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, "Walang pumipiraso ng bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ganoon ang ginawa, masisira ang bagong damit at ang tagting bago naman ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan, patatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. Wala ring magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng lumang alak, sapagkat sasabihin niya, mas masarap ang lumang alak." Ika-anim na kabanata. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay kumitil na mga bunga ng trigo at kanila itong kinain matapos ligisin sa kanilang mga kamay. "Bakit kayo gumagawa ng bawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga?" tanong ng ilang pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, "Di ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na tanging mga pari lamang ang may karapatang kumain? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama." At sinabi pa ni Jesus, "Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga." Isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo na magkaroon ng maipaparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw na iyon. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at pariseyo,
Tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Tiningnan niyang isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat nilang gawin kay Jesus. Nang panahong yun, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Pumili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ang anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pagbaba ni Jesus at ng mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad, kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, at mga bayan sa may bayang dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig kay Jesus at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati rin ang mga pinapahirapan ng masasamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihan siya na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa Anak ng Tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao, at pinagbibintangang kayo ay masama. Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung ganoon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga mabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang iyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama sa pag-asang sila'y babayaran. Salip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpautang kayo ng hindi umaasang kayo'y babayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabaging kayo na gaya ng inyong Ama.
Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang inyong kapwa at kayo patatawarin din ng Diyos. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari kayang mag-akay ang bulag ng kapwa bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo napapansin ang puwing ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo nakikita ang troso sa iyong mata. Paano mong masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari. Alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama at wala ring masamang puno ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanilang bunga. Sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Bakit ninyo ko tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Ang katulad niya ay isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, ito ay kaagad bumagsak at lubusang nawasak. Ikapitong Kabanata. Nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, pumunta siya sa bayan ng Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang aliping. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya po'y karapat dapat na pagbigyan ninyo, sapagkat mahal niya tayo mga Hudyo. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus. Ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasalubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus, Ginoo, huwag na po kayong magpakapangkot. Hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Na hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo, at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin, at may nasasakupan naman akong mangkawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka ron, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa pa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa makapal na taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, narat na ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong nila ang libing ng kaisa isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakarami ng nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya rito, huwag ka nang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kinalalagyan ng bangkay.
at tumigil naman ang mga may pasa nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat, at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa gitna natin ng isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating do'y sinabi nila kay Jesus, "Pinapunta po kami dito ni Juan ang tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon, si Jesus ay nagpapagaling ng maraming may sakit at ng mga pinapahirapan ng mga karamdaman at ng masamang espiritu. Marami ding mga bulag ang pinagkalooban niya ng paningin. Kaya sinabi niya sa mga sugo ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, kumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Habang papaalis sa mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Bakit kayo pumunta sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ba ang inyong sinadya? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagsusuot ng maringal at nabubuhay sa karangyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang inyong sinadya? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugong mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinisilang na mas dakila kaysa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan ang pinakahamak sa mga pinaghaharian ng Diyos." Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis, ay sumunod sa itinatakda ng Diyos nang magpabautismo sila kay Juan. Subalit ang mga pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan ay tumangging pabautismo. Sa gayon, hinamak nila ang layunin ng Diyos para sa kanila. Sinabi pa ni Jesus, "Kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Anong nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami, ngunit hindi kayo nakiiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasaniba ng demonyo ang taong yan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan. Matakaw, manginginom at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Subalit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng lahat ng taong namumuhay ayon dito." Minsan, si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang pariseo. Pumunta nga siya at dumulog sa hapag. Sa bayan yon ay may isang kilalang babae na masama ang pamumuhay. Nang mabalitaan itong kumakain si Jesus sa bahay ng naturang pariseo, nagpunta siya roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, "Kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan." Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." "Ano po iyon, Guru?" sagot niya. At nagpatuloy si Jesus, "May dalawang taong nangutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 denaryo ang inutang ng isa at 50 denaryo naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang lalong magmamahal sa pinagkautangan?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking halaga."
Tama ang sagot mo. Tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang sariling buhok. Hindi mo ako hinalikan. Ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Subalit binuhusan niya ng papango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong nangangahas magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikawalong Kabanata. Hindi nagtagal at nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria ang tinatawag na Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang maraming tao, isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan. Tatapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit ito'y agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may matitinik na halaman at nang lumago ang mga halamang ito, sinakala mga binhing tumubo roon. Meron namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tigi-isang 100 butil. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y nagsasalita ako sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga, tumingin man sila'y hindi sila makakita. At makinig man sila'y hindi sila makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang Diablo at inalis nito ang salita sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, sila'y tumiwalag. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na halaman ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamungan. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y inilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at wala ring lihim na di mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati na ang inaakala niyang nasa kanya. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus,
ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Isang araw, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa ibayo." At ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumukso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't nalagay sila sa tangan. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. "Panginoon! Lulubog po tayo!" sabi nila. Umangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nagnangalit na tubig. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos, sinabi niya, "Nasaan ang inyong pananampalataya?" Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, "Sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig, at sinusunod naman siya ng mga ito." Dumating sila sa lupain ng mga Giraseno, katapat ng Galilea sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasaniban ng mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit, ayaw tumira sa bahay at sa mga kuwebang libingan lamang namamalagi. Pagkakita kay Jesus, nagsisigaw ang lalaki, nagpatira pa at sinabi ng malakas, "Jesus! Anak ng kataas-taas ang Diyos! Anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo! Huwag mo kong pahirapan!" Ganoon ang sinabi niya, sapagkat ang masamang espiritu ay inutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang saniban ng masamang espiritu, at kahit siya'y bantayan at talikalaan ng paat kamay, pinaglalagot-lagot lamang niya yon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na buhok. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Palato!" sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa tao. Nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. May malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa bundok na malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papasukin sila sa mga iyon, at pinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumibad ng takbo at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Nang makita ng mga tagapag-alaga ng mga baboy ang nangyari, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga layon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasaniban ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit at matinuna ang isip. Sila'y lubhang natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paanong gumaling ang dating sinasaniban ng mga demonyo. Nakiusap kay Jesus ang mga Giraseno na umalis na siya sa kanilang lupain, sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa puok na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na at ipagsabi mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos." Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagnangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa siya at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay, sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong kulang na ay naghihingalo. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa pagpapagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, "Sino ang humawak sa damit ko?" Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao?" Ngunit sinabi ni Jesus, "May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang malaman ng babae na hindi pala nalingid ang kanyang ginawa, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harap ng lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya'y gumaling agad. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak,
Pinagaling ka ng iyong pananalig. Humayo ka. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang isang lalaking galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. Sabi niya kay Jairo, huwag na po ninyong abalahin ang guro. Nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot. Sumampalataya ka lamang at siya'y gagaling. Pagdating sa bahay, wala siyang isinama sa loob kundi sina Pedro, Juan at Santiago at ang mga magulang ng dalagita. Nag-iiyakan ang lahat ng naroroon at tinatangisan ang dalagita. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag kayong umiyak. Hindi siya patay. Natutulog lamang. Pinagtawanan nila si Jesus sapagkat alam nilang patay na ang dalagita. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabi, Ineng, bumangon ka. Nagbalik ang hininga ng dalagita at ito'y bumangon. Pagkatapos, pinabigyan siya ni Jesus ng pagkain. Gulat na gulat ang mga magulang ng dalagita. Ngunit pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sasabihin kaninuman ang nangyari. Ikasyam na kabanata. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbabaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan man. Makituloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay niya hanggang sa pag-alis ninyo sa bayan yon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyong alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Humayo nga ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon. Ipinapangaral nila ang magandang balita at nagpapagaling sila ng mga may sakit saan man sila pumunta. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang mga nangyayari. Nabalisa siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias! May nagsasabi pang, ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking yun? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya. At sinikap niyang makita si Jesus. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at isinama ang mga alagad sa bayang tinatawag na Bethsaida. Nang malaman ito ng mga tao, sumunod sila at malugod namang tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit ng lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, paalisin na po ninyo ang mga tao nang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayo sa paligid. Nasa ilang na lugar po tayo? Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda lamang. Tugon naman nila, bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? May 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 5,050. Pinaupo nga nila ang lahat. Pagkatapos, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno sila ng 12 kaing. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta nung unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, kayo po ang Mesiyas ng Diyos! Sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kaninuman. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila
Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinuman ay magpasyang susunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang handang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niyang taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Makalipas ang isang linggo, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Sila'y nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan sa Jerusalem upang matupad niya ang layunin ng Diyos. Natutulog sina Pedro noon, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may kasamang dalawang lalaki. Nang papalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya, nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. Isang tinig ang nagsalita mula sa ulap. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Mula sa karamihan, ay may isang lalaking sumigaw. Guro! Pakitingnan nga po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban po siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw nang tigilan. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas. Sumagot si Jesus, Lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? At sinabi niya sa lalaki, Dalhin niyo rito ang inyong anak. Nang papalapit na ang bata, sinalakay na naman siya ng demonyo. Bumagsak siya sa lupa at nagkikisay. Pinagsabihan ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata. Pagkatapos ay ibinigay sa kanyang ama. At nanggilalas ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Habang nanggigilalas ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagtataksilan at mapapailalim sa kapangyarihan ng mga tao. Ngunit hindi nila naunawaan yon sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan niyon. Natatakot naman silang magtanong kung ano ang ibig niyo sabihin. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi namin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanig ninyo.
Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil siya ay papunta sa Jerusalem. Nang malaman ito ni na Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon, ibig po ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila ay matupok? Ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila ay pinagsabihan at nagpunta sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, Sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ipon. Ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. At sinabi niya sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang pagpapalibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ikasampung Kabanata. Pagkatapos nito, humirang ang Panginoon ng 72 pa. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mababangis na asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, supot o sandalyas. Huwag na kayong makikipagbatian kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong kapayapaan. Makituloy kayo sa bahay na yan at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng upa. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga tagaroon, malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ngunit kung hindi kayo tanggapin sa isang bayan, pumunta kayo sa mga lansangan nito at sabihin, Pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, naipagkaloob na sa inyo ang pagkakataong mapagharian kayo ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat ang parusang igagawad sa mga tagaroon kaysa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma. Kawawa ka, Chorazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang patunayang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mo bang mataas hanggang sa langit? Ihuhulog ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa pangalan ninyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at talunin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding yon,
si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at mga pantas sa mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang ibig mong mangyari. Ibinigay sa akin ang aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong marapati ng anak na makakilala sa Kanya." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang ibang nakakarinig, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong mga nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makita ang inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi rin nila narinig." Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya isubukin. "Guro, anong dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ano bang nakasulat sa kautusan? Ano bang nababasa mo roon?" Tugon ng dalubhasa, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." "Tama ang sagot mo," sabi ni Jesus. "Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan." Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang dalubhasa, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahantusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang nasaktan, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y nahabag. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay ng Samaritano sa sarili niyang hayop ang lalaki at dinala ito sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 denaryo ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Heto, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng dalubhasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka't ganun din ang gawin mo." Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sila sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ng isang babaeng nagngangalang Marta. May kapatid siyang Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya." 11 Minsan, nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan. Naway magsimula na ang inyong paghahari. Bigyan ninyo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin ninyo kami sa aming mga kasalanan. Yamang pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin.
at huwag ninyong hayaang malagay kami sa matinding pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pangungulit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung siya'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. At mula noon, ang dating pipi ay nakapagsalita na. Kaya humanga ang mga tao. Subalit, sinabi naman ng ilan sa mga naroon, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magparayas ng mga demonyo. Ilan namang nagnanais na siya'y subukin ang humiling na magpakita siya ng isang himalang magpapatunay na siya'y mula sa Diyos. At dahil alam ni Jesus ang kanilang iniisip, sinabi niya sa kanila, ang kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat ay babagsak, at ang sambahayang nag-aaway-away ay mawawasak. Kung may mga pangkat sa kaharian ni Satanas na naglalaban-laban, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul. Kung ako'y sa kapangyarihan ni Beelzebul nagpapalayas ng mga demonyo, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos. At ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya talunin ng isang taong mas malakas sa kanya, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Kapag umalis sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tikang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya, ay matatagpuan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong mas masasama kaysa kanya. Papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sasama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong yon. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Ninive, gayon din naman, ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng timog laban sa lahing ito. Sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon.
Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang yon, o kaya'y ilagay sa ilalim ng takalan. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawa ng mga pumapasok sa bahay. Ang iyong mata ang pinakailaw ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. Kaya't mag-ingat ka, baka ang liwanag na inakala mong nasa iyo ay kadiliman pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, lubos siyang maliliwanagan para kang tinatanglawan ng isang maliwanag na ilaw. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumulog sa hapag. Nagulat ang pariseo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring may likha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga tasa at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga pariseo, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi nyo dapat kaligtaan ang ikalawa. Kahabag-habag kayong mga pariseo, mahihilig kayo sa mga tanging upuan sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayang kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guru, sa sinabi niyong yan, pati kami kinukutya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ang mga tao ng mabibigat na dalahin, ngunit ni dalire hindi ninyo ikinagalaw sa pagtatala ng mga iyon. Kahabag-habag kayo, ipinagpapatayo pa ninyo ng magagarang libingan ng mga propetang pinatay ng inyong mga ninuno. Sa gayon, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa ginawa ng inyong mga ninuno, sapagkat silang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan ng mga ito. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, 'Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Ang ilan ay papatayin nila at ang iba na may uusigin. Sa gayon, pananagutan ninyong mga nabubuhay sa panahong ito ang pagpatay sa lahat ng mga propetang pinatay mula ng likhain ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dampana at ng dakong banal. Oo, sinasabi ko sa inyo, kayong mga nabubuhay sa panahong ito, mananagot kayo sa kanilang pagkamatay. Oh, kahabag-habag kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ay pinagkakait ninyo ang susi ng kaalaman. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang ibang ibig pumasok." Pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, nagsimula na ang mga tagapagturo ng kautusan at pariseo na siya'y tuligsain. Malimit nilang tanungin siya tungkol sa maraming bagay upang masilo sa kanyang pananalita. Ikalabing dalawang kabanata. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao at sa dami nila ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa libadura ng mga pariseo." Ang tinutukoy niya ay ang pagkukunwari ng mga pariseo. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ipinulong ninyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan.
Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan. Subalit maliban dito ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Ang katakutan ninyo ay yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ipinagbibili ang limang maya sa halagang 2 pera lamang? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin din ang anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit, ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyong ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat niyong sabihin. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ah, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, Hayan! Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't mamahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal! Sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nagtitipo ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabahala tungkol sa pagkain kakailanganin ninyo para mabuhay o tungkol sa damit na kakailanganin ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaani. Wala silang bodega ni kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng Diyos. Oh, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano silang lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sakalan, kayo pa kaya? Oh, kay liit ng inyong pananalig sa Kanya. Kaya huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag kayong mabalisa.
Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Kaya't pagsumikapan muna ninyo ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagpili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-impok kayo ng kayamanang hindi nawawala. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit sapagkat do'y walang magnanakaw na pumapasok at bukbok na naninira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga utusang naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga utusang aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, magbibihis siya. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung maratnan niyang handa sila, maging sa hating gabi o sa madaling araw man siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng Ama ng tahanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang alipin na pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ang aliping yon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kasamahan niyang aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing, darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang alipin namang nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay parurusahan ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y napapagapag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Ang Ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa Ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao,
Kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan. At ganun nga nangyayari. At kung umiihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakaganoon na. Mga mapagkunwari. Marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, makipag-ayos ka sa nagsasakdal sa'yo habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo kanya. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ikalabing tatlong kabanata. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo habang ang mga ito'y nag-aalay sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, dahil sa sinapit ng mga taga-Galileyang yun ay sila na ang pinakamasama sa lahat ng mga taga-Galileya? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang upasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno. Ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng upasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka po sakaling mamunga na sa darating na taon. Kung hindi pa, ipaputol na po ninyo. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang likha na isang masamang espiritu. Siya'y hukot na hukot at hindi na makauna. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi sa kanya, magaling na kayo. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. At noon di gumaling ang babae at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na yung kayo pumarito, upang kayo'y mapagaling sa inyong mga sakit, huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon, mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit sa araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus sa sagot niyang ito. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa niya. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ito ihahambing? Ang katulad nito'y isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy. At ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Ito'y katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Kaya't umalsa ang buong masa. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan papuntang Jerusalem. May nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok.
kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, "Panginoon, papasukin po ninyo kami." Ngunit sasabihin niya sa inyo, "Hindi ko kayo nakikilala." Sasabihin naman ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan." Sasabihin naman niya, "Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na mapaggawa ng masama. Tatangis kayo at magnangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaak at Jacob at ang lahat ng propeta at kayo na may ipinagtapuyan sa labas. Darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog at dudulog sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Dumating noon ang ilang pariseyo at sinabi nila kay Jesus, "Umalis na kayo rito sapagkat ibig kayong ipapatay ni Herodes." Subalit sumagot siya, "Sabihin ninyo sa asong gubat na yon na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas, at sa ikatlong araw ay tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta." "Jerusalem! Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Ilang beses kong sinikap na kukupin ang iyong mga anak, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't pababayaan ng lubusan ang iyong templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, 'Pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon.'" Kalabing apat na kabanata. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang taong minamanas, kaya tinanong niya ang mga pariseyo at ang mga dalubhasa sa kautusan, "Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi?" Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Kung kayo'y may anak o bakang nahulog sa balon, hindi ba ninyo ito iaahon agad kahit araw ng pamamahinga?" At hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila, "Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag ka agad uupo sa upuang pandangal. Baka may inanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, 'Maaari bang ipikay mo ang upuang yan sa taong ito?' Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, 'Kaibigan, dito ka sa kabisera,' magtatamo ka ng malaking karangalan sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayon, magagantihan ka na. Salit, kung ikaw ay maghahanda, ang anyayahan mo ay ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulak. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Sapagkat hindi man sila makaganti sa iyo, ang Diyos ang gaganti sa iyo sa muling pagkabuhay ng mga banal." Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon.
at sinabi sa kanya, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo, at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin, at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halina kayo, handa ng lahat.' Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid, at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na turong pang-araro, at kailangan kong masubukan ang mga yon. Kayo na sana bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Naggalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, 'Madali, lumabas ka sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' At sinabi ng alipin, 'Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa.'" Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya mauupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon, ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutsain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila, 'Ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos.' O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Mabuti ang asin. Ngunit, kung ito'y mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat na muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ang dumi. Kaya't ito'y itinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig." 15. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, "Ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila." Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, 'Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kakalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pila at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan
wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita? Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, "Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko rin ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan." Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon ang lahat niyang kayamanan sa mga bisyo. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon. At siya'y pinag-alaga nito ng mga baboy sa bukid. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang magbigay sa kanya ng pagkain, ay ibig na niyang kainin kahit ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napag-isip-isip niya noon ang kanyang ginawa. At nasabi niya sa sarili, "Oh, labis-labis ang pagkain ng mga utusan ng aking ama. Samantalang, ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga utusan.'" At tumindig nga siya at umuwi sa kanila. At malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama. At tala ng malaking pagkahabag ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Sinabi ng anak, "O ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alina, "Madali! Kunin ninyo ang pinakamagkarang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Patayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan." At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong meron sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng utusan. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat ang kapatid mo'y nakabalik ng buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ko binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong ito na lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ay ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya?" Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo. Ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan." Ika-16 na kabanata. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo?
ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili. Anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niyang una, gaanong utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang lamis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaanong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makalupa ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na yon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahabakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, tinuya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao? Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon ay ipinapangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ay nagpipilit na makapasok dito. Mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kaliit-liitang titik ng kautusan. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. At ang mag-aasawa naman sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro natagtad ng sugat at nakahiga sa may tarangkahan ng mayaman sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At do'y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at masain ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, ay maligaya siya rito. Samantalang ikaw naman ay nagturo sa riyan.
Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang balaan sila nang hindi sila humantong sa takong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Yon ang kanilang sundin." "Hindi po sapat ang mga yon," tugon ng mayaman. "Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nilang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." 17 Kabanata. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon." Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, "Nagsisisi ako," kailangan patawarin mo siya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya." Tumugon ang Panginoon, "Kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki man lamang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikomoro, 'Mabunot ka at matanim sa dagat,' at susundin kayo nito. Sino sa inyo magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, 'Halika at kumain ka na,' hindi ba't ang sasabihin ninyo'y, 'Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain.' Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinunod siya nito? Ganon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, 'Kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin.'" Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mapagpo kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare." Habang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuno ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang tao ito'y Samaritan. "Hindi ba 10 ang pinagaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang siyang? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Minsan, si Jesus ay tinanong ng mga pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, "Walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon. Sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa kalagitnaan ninyo." At sinabi niya sa mga alagad, "Darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit hindi niyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, 'Naroon siya,' o 'Narito siya.' Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng taktang araw, ang Anak ng Tao ay darating na parang kidlat na nagpapaliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap
at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ganoon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabi nyo, may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng nagtrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alaga. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagtitipon ang mga buitre. Ikalabing walong kabanata. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking kaso. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang malaunan ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mapagod ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yon. Ngayon, pagkakaitan kaya ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit, pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may maniningil ng buwis. Tumindig ang pariseyo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos! Nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya'y katulad ng maniningilang buwis na iyon. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo at nagbibigay pa ako ng ikasampung bahagi ng lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningilang buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, kinagalitan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at pinagsabihan, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pagbawalan,
sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang hindi magpasakop sa paghahari ng Diyos, gaya ng isang bata, ay hindi paghaharian ng Diyos kailanman. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guru, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti? Alam mo ang mga utos? Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng di totoo, at igalang mo ang iyong ama't ina." Sinabi ng lalaki, "Ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Nalungkot ang lalaki nang marinig yon sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kaya't sinabi niya, "Napakahirap pasakop sa paghahari ng Diyos ang mayayaman. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtanong ang mga naroong nakikinig, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" "Ang hindi kayang gawin ng tao ay magagawa ng Diyos." Tugon ni Jesus. Nagsalita naman si Pedro, "Panginoon, iniwan po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, upang pasakop sa paghahari ng Diyos, siya'y tatanggap sa buhay na ito nang higit sa kanyang iniwan. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan." Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, "Pupunta tayo sa Jerusalem at dooy matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Siya'y ibibigay sa kamay ng mga Hentil. Kukutsain, hahamakin, at duturaan. Siya'y hahagupitin at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ay muli siyang mabubuhay." Subalit walang naunawaan ang 12 sa kanilang narinig. Hindi nila makuha ang kahulugan niyon at hindi nila naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Malapit na si Jesus sa Jericho. May isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ng maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. "Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret." Sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, "Jesus! Anak ni David! Umabang po kayo sa akin!" Sinasaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, "Anak ni David! Umabang po kayo sa akin!" Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag, ay tinanong siya ni Jesus, "Anong gusto mong gawin ko para sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sanang makakitang muli." Sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon din nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ika-19 na kabanata. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at mayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit dahil sa siya'y pandak at sa dami ng tao, hindi niya ito makita. Kaya't patakbo siyang nagpauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. "Nakikituloy siya sa isang makasalanan?" sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon,
ipamimigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isasaudi ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus sa mga taong naroon at nakikinig. Isinalaysay niya sa kanila ang isa pang talinghaga sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay magsisimula na ang paghahari ng Diyos. Sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang gawing hari at pagkatapos, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tigi-isang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo yan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit, galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan. Kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong yon. Gayunpaman, ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at magsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng sampu. Magaling! Sagot niya, mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa sampung lunsod. Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng lima. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa libang lunsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin, sa salita mong yan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Sana pagbabalik ko'y may tinubo yan. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanyang gintong salapi at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung gintong salapi, sabi nila. Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nagpatuloy si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok ng mga ulibo, pinauna niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon at matatagpuan ninyo roon ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa yun nasasakyan ni numan. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo yung kinakalagan, sabihin ninyong kailangan nyo ng Panginoon. Lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang hayop, tinanong sila ng mga may-ari, bakit ninyo kinakalagan yan? Kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Habang siya'y nakasakay sa asno at naglalakbay papuntang lunsod, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lunsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga ulibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, purihin ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon! Kapayapaan sa langit! Papuri sa kataas-taasan! Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guru, sawin na ninyo ang inyong mga alagad! Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lunsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya,
Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagtalaw sa iyo ng Diyos. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyo itong yungib ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng bayan. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat mataimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ikadalawampung kabanata. Isang araw, habang si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo at nagpapahayag ng magandang balita, nilapitan siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan, kasama ang mga pinuno ng bayan. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko muna kayo. Sabihin ninyo sa akin kung kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo. Sa Diyos ba o sa tao?" At nag-usap-usap sila. "Kung sasabihin natin sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi kayo naniwala sa kanya? Subalit kung sasabihin naman natin mula sa tao, babatuin tayo ng mga tao, sapagkat naniniwala silang propeta si Juan." Kaya't ang sagot na lamang nila ay, "Hindi namin alam." Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung gayon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sino ang nagbigay sa akin ng karapatang gawin ang mga ito." Nangaran uli siya sa mga tao at isinalaysay ang talinghagang ito. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Iniwan niya yon sa mga kasama at siya'y nangibang bayan sa loob ng mahabang panahon. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya sa ubasan ng isang niyang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit binugbog ng mga kasama ang alipin at pinauwing walang dala. Nagsugo siyang muli ng isa pang alipin at ito man ay binugbog, hinamak at pinauwing walang dala. Nagsugo pa siya ng ikatlo. Subalit sinugatan din ito at ipinagtabuyan. Napag-isip-isip ng may-ari ng ubasan, "Ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti pa yata'y ang minamahal kong anak ang papupuntahin ko. Tiyak na siya'y igagalang nila." Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak ng may-ari ng ubasan, nag-usap-usap sila at ang sabi, "Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." At siya'y inilabas nga nila sa ubasan at pinatay. "Ano kaya ang gagawin sa kanila ng may-ari ng ubasan?" tanong ni Jesus. "Paparoon siya at papatayin ang mga kasamang yon at ipagkakatiwala niya sa iba ang ubasan." Pagkarinig nito, sinabi ng mga tao, "Huwag nawang itulot siya ng Diyos." Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, "Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ang bawat bumagsak sa batong ito ay magkakaluray-luray. At ang mabagsakan ito ay maduturog na parang alabok." Tinangka ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga punong pari ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sa oras ding yon, sapagkat nahalata nilang sila ang pinapatamaan niya sa talinghaga. Ngunit natakot sila sa mga tao. Kaya't naghintay sila ng pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao na magkunwaring naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita. At nang sa gayon, maisasakdal nila si Jesus sa gobernador. Sinabi ng mga espiyang ito, "Guro, alam po naming totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao,
kundi itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Dapat po ba tayong magbayad ng buwi sa emperador o hindi? Ngunit alam ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Akin na ang isang denaryo." "Kanino ang larawan? At ang pangalang nakatitik dito?" "Sa emperador po," tugon nila. Sinabi naman ni Jesus, "Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." Nabigo sa harap ng madla ang hangarin nilang masilo siya sa kanyang pananalita. At sa kanilang pagkagulat sa kanyang sagot, hindi sila nakaimik. Ilang saduseyo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga saduseyo ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. "Guro," sabi nila, "isinulat ni Moises para sa atin ang ganitong batas, kung mamatay ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay maiwang walang anak, ang kapatid ng lalaki ay dapat pakasal sa biyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Minsan, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa biyuda ang pangalawa, subalit ito'y namatay ding walang anak. Ganoon din ang nangyari sa 3 hanggang sa 7. Sila'y isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan po'y namatay naman ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa ng babae? Yamang silang lahat ay napangasawa niya." Sumagot si Jesus, "Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay, sapagkat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos, yamang sila'y kabilang sa mga muling binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan, tungkol sa nagliliyab na mababang puno, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Kaya't ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat." Sinabi ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan, "Guro, maganda ang sagot ninyo." At mula noon, ay wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, "Paano nasasabi ng mga taong ang Mesyas ay anak ni David? Si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga awit, 'Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa ang mga kaaway mo ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa.' Ngayon, kung Panginoon ang tawag ni David sa Mesyas, bakit sinasabi ng mga taong siya'y anak ni David?" Habang nakikinig ang lahat kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahahabang kasuotan at gustong-gustong pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan. Kinakamkam nila ang kabuhayan ng mga byuda, at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil dyan, lalo pang bibigat ang parusang ikagawad sa kanila." 21. Pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog ng mga handog sa kahunglalagyan ng mga ito sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na byudang naghulog ng 2 kusing. Sinabi niya sa mga alagad, "Ang inihandog ng dukhang babaeng yon ay higit sa inihandog nilang lahat, sapagkat ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila. Ngunit ang ibinigay ng byuda ay ang buo niyang kabuhayan." May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong yan ay iguguho, at walang maiiwang magkapatong na mga bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari yun? At anong magiging palatandaang yun ay magaganap na?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila."
huwag kayong mapapagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga yun, ngunit hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagtigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, ng tagutong at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilagot na bagay at mga kakilakilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y huhulihin at uusikin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. At huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipapahama kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis, ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabuntukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas. At ang mga nasa bukit ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat yon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Sapagkat magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito. Dahil parurusahan ng Diyos ang bansang ito. Mamamatay sila sa tabak. At ang iba'y dadaling bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong yun, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. At sinabi sa kanila ni Jesus ang isang talinghaga, tingnan ninyo ang puno ng igos at iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyo malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinabi ko, malalaman ninyong malapit na ang pag-ahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking mga salita. Ang katakawan, paglalasing at kapalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na yon at tulad ng bitag, sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa templo. Kung gabi na may umaalis siya at nagpapalipas ng magdamag sa bundok ng mga olibo, maaga pa'y pumupunta na sa templo ang mga tao upang makinig sa kanya. Ika-22 kabanata. Nalalapit na ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng Paskwa. Ang mga punong pare ng mga Hudyo at mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus. Ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Noon na may pumasok si Satanas kay Judas,
na tinatawag na Iskariote, isa sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang pag-usapan kung paano niya may pagkakanulo si Jesus sa kanila. Natuwa sila at nangakong bibigyan si Judas ng salapi. Sumang-ayon siya at mula noon humanap na siya ng pagkakataong may pagkanulo si Jesus nang hindi namamalayan ng mga tao. Sumapit ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na siya namang araw ng pagpatay ng kordero para sa pista ng Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, "Tumakad na kayo at ihanda ninyo ang ating hapunang pampaskwa." "Saan po ninyong ibig na maganda kami?" tanong nila. Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan. Sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa na kasalo ang kanyang mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahanda ng gagamitan. Doon kayo maghanda." Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Malaon ko ng inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pampaskwa bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maging ganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay yon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng umas hanggat hindi sumasapit ang kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati yon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng aking dugong mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magtataksil sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong magtataksil sa kanya." At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Nagtatalo-talo pa ang mga alagad kung sino sa kanila ang kikilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang mga hari sa mundong ito'y pinapanginoon ang kanilang nasasakupan. At gusto ng mga may kapangyarihan na tawagin silang mga tagatangkilik ng bayan. Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa. At ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Sino ba ang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paano nga ama'y naglaan ang kaharian para sa akin, gayon din naman, maglalaan ako ng lugar para sa inyo. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian. At kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 angkan ng Israel. Simon, Simon, ipinahintulot kay Satanas na paraanin kayo sa pagsubok. Kung paanong ihinihiwalay ng magsasaka ang trigo sa iba. Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid." Sumagot si Pedro, "Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo." "Pedro," sabi ni Jesus, "tandaan mo ito. Bago tumilaw kang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakailan." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, supot o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman?" "Hindi po," tugon nila. Sinabi niya,
Ngunit ngayon, kung kayo'y may supot o lalagyan ng pera, dalhin na ninyo. Ang sino mang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinasabi ko sa inyo, dapat mangyari sa akin ang sinasabi ng kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin, sapagkat ang nasusulat tungkol sa akin ay natutupad na. Sinabi ng mga alagad, Panginoon, heto po ang dalawang tabak. Sapat na yan. Tugon niya. Gaya ng kanyang kinaukalian, umalis si Jesus at nagpunta sa bundok ng mga olibo, kasama ang mga alagad. Pagdating do'y sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo, upang hindi kayo madaig ng tukso. Pumunta siya ng di kalayuan sa kanila, lumuhod at nanalangin. Ama, sabi niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at tumulo sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Pagkatapos manalangin, siya'y tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, isa sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit sinabi ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi nila, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang kanang tainga nito. Sinabi ni Jesus, Tama na yan. Hinipo niya ang tainga ng alipin at yon ay naghilom agad. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa pinuno ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ng kapangyarihan ng kadiliman. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Ngunit ikinailayo ni Pedro at sinabi sa babae, Aba, hindi! Hindi ko siya kilala! Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya'y tinanong, Hindi ba't kasamahan ka rin nila? Ngunit sumagot siya, Nagkakamali kayo, Ginoo? Pagkalipas ng may isang oras, ikiniit naman ang isa sa naroon, Kasama nga ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang Galileo. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakailan. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Samantala, si Jesus ay nililibak at binubugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Siya'y piniringan nila at tinatanong, Hulaan mo nga! Sino ang sumuntok sa'yo? Marami pang panlalait ang ginawa nila sa kanya. Kinaumagahan ay nagtipo ng Sanhedrin na binubuo ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap sa kanila si Jesus at siya'y tinanong nila, Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesiyas. Sumagot si Jesus, Sabihin ko man sa inyo ay hindi kayo maniniwala. Kung tanungin ko naman kayo, ay hindi kayo sasagot. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ang anak ng tao ay uupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Ibig mo bang sabihin, ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Tayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya, Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Tayo na mismo nakarinig mula sa sarili niyang bibig. Sabi nila. 23 Kabanata. Tumindig ang buong Sanhedrin
at dinala si Jesus kay Pilato. Siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na sinusursulan ng taong ito ang aming mga kababayan upang makimaksik. Ang mga tao ay pinagbabawalan niya magbayad ng buwis sa emperador. At nagpapanggap pa siyang siya raw ang Mesiyas, isang hari. Tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong pari ng mga Hudyo at sa mga tao, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit mapilit sila at ang wika, sa pamamagitan ng kanyang mga turo, ay inuudyo kanyang maghimagsik ang buong taga-Hudea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung si Jesus ay taga-Galilea nga. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na iyon. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami na siyang nabalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at ibig niyang makita iyon. Marami siyang itinanong kay Jesus, ngunit hindi ito sumagot kahit kaunti. Samantala, ang mga punong pari naman at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Dahil dito, siya ay hinama at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Siya ay sinuutan nila ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulusol sa mga taong bayan na maghimagsik. Siniyasat ko siya sa harap niyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya ipinabalik niya sa atin si Jesus. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay aking palalayain. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong yan! Palayain si Barabas! Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil din sa sanang pagpatay. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato. Ngunit sumigaw ang mga tao, ipagong sa krus! Ipagong siya sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit? Ano ba ang ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at pagkatapos ay palalayain. Ngunit lalo nilang ipinagsigawan na si Jesus ay dapat ipako sa krus. Nanaig ang kanilang sigaw, kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahiling. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay. At ibinigay niya si Jesus sa kanila upang gawin ang kanilang kagustuhan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal. Nasa lubong nila sa daan si Simon na taga Sirene, na noon ay galing sa bukid. Siya ay pinigil nila at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang ilang babaeng nananaghoy at tumatangis dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, kumuho kayo sa amin. At sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano namang kaya ang mangyayari kung ito'y tuyo na? May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus.
Sila'y nagpalabuta upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay nililibak ng mga pinuno ng bayan. Iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesyas na hinihirang ng Diyos. Sabi nila, nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na anak kasabay ng ganitong panunuya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyari siya ng isa sa mga salaring nakabitin sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahan katulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito. Dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama! Sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos at sinabi niya, tuloy ngang matuwid ang taong ito. Maraming tao ang nagkakatipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang lungkot na lungkot. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Nakita rin nila ang mga pangyayari ito. May isang lalaki roon na ang pangalan Jose. Siya'y taga Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Kahit na siya'y kagawad ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Nagpunta siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinaba niya ang bangkay, binalot ng telang lino at inilagay sa isang libingang inuka sa bato na hindi pa napapaglibingan. Araw noon ang paghahanda at magsisimula na ang araw ng pamamahinga. Sumama kay Jose ang mga babaeng sumunod kay Jesus mula pa sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Dahil sumapit na ang araw ng pamamahinga, nangilin sila ayon sa itinakda ng kautusan. Ika-24 na kabanata. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Natigilan sila at nagtaka kung anong nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkadulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling babuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Kaya pumuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena,
Juana at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya hindi sila pinaniwalaan. Ngunit tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus, isang layong may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala, para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa na ang pangalan ay Cleopas. "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon." "Anong pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus." "Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganun nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't kailangan ang Mesiyas ay magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinigil nila. "Tumuloy ka na rito sa amin. Malapit na ang gabi, dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag ang mga kasulatan." Agad silang tumindig at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon." At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa gitna nila. "Sumain niyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha, kaya't tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya ay binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ko. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang maghirap at mamatay ang Mesiyas. At pagkatapos,
siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y pinagpala. Habang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila at pagkatapos ay masayang-masaya silang bumalik sa Jerusalem. Palagi silang nasa templo at doon'y nagpupuri sa Diyos.